Kumusta mga amigo? Ngayon, pag-usapan natin ang mga posibleng gagawin ng Lakers sa kanilang mga players. Kung sino ang papakawalan o ititira at ano ang gagawing matalinong aksyon tungkol sa kanilang mga players. Maaga nagtapos ang season ng Los Angeles Lakers, kaya ayon kay Rob Pelinka sa kanyang exit interview na si Jenny Bass daw at ang ownership group ng Lakers ay binigyan ng kapangyarihan ng front office para gawin ang isang bagay at yun nga ang matalinong pagbuo ng roster para makapag-compete ng kampiyonato. Ito daw ang hallmark ng team simula pa nang mapasakamay ito ni Dr. Jerry Bass at hanggang sa ngayon ay pinagpapatuloy pa rin ang isang championship pedigree na team. Lahat daw ng 30 teams ay talagang nalilimitahan dahil sa maliit na salary cap at kailangan daw nilang matalinong buuin ang puzzle para sa championship caliber na team next season. Samantala, ayon naman kay Jenny Bass sa kanyang naging appearance sa First Take ng ESPN, na handa daw sila magbayad ng luxury tax para lamang makabuo ng championship caliber team. Kapag andyan nga daw sa iyo si LeBron naglalaro, ay kailangan mong samantalahin ang pagkakataon para manalo. Dahil sa injuries ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na malipinsahan ng Lakers ang kampiyonato at ngayon ay nakatuon na sila sa off-season at possible rebuild ng kanilang roster. Kailangan ma-maximize ng Lakers ang karir ni LeBron dahil hindi na nga siya bumabata mga amigo at isang problema pa dyan bakit napakrucial ito para sa Lakers dahil limitado lamang ang kanilang salary cap. Pwede silang gumawa ng sign and trade gaya ng ginawa nila para makuha si Marc Gasol. Pwedeng i-trade si Kyle Kuzma o kaya naman si KCP para magkaroon ng malaking cap space, ngunit ang pinaka-focus talaga ay kung paano mapanatili sa team ang ilan key pieces mga amigo, lalo na karamihan ay papasok na sa free agency. Mahirap talagang task ito para sa front office ng Lakers. Si Dennis Schroeder, Alex Caruso, Andre Drummond, Talen Horton-Tucker o pwedeng si Montrezl Harrell ay magiging free agent na this offseason at hindi naman lahat ay pwede makabalik sa Lakers mga amigo. Unahin na natin dyan si Montrezl Harrell na mayroong player option na nagkakahalagang $9 million. Pwedeng i-exercise niya ang kanyang player option at bumalik siya sa Lakers next season. Pero pwede rin siya mag-opt-in out para magkaroon ng malaking salary next season sa Lakers man o kaya sa ibang team. Hindi nga naging fit si Harrell sa system ni Frank Vogel. It's hard to conclude na babalik siya sa Lakers pero mas magandang bumalik siya para maging trade asset kaysa mawala siya ng walang kapalit. At marahil ito ang pinaka-best scenario para sa Lakers na mag-opt-in out itong si Montrezl Harrell at pumirma ng bagong kontrata at gamitin sa trade mga amigo. Pangalawa, si Dennis Schroeder. Si Dennis Schroeder ay tinanggihan ng $84 million contract extension na inoffer sa kanya ng Lakers. Ngayon ay free agent na itong si Dennis Schroeder at marami ang magiging kakompetensya ng Lakers para makuha ang kanyang serbisyo. Hawak pa rin ng Lakers ang bird rights para dito kay Schroeder at pwedeng pabalikin siya at okay lang na lumampas sa salary cap mga amigo. So nakadepende kung magkano ang mapagkasunduan nilang kontrata. Dati sinabi ni Dennis Schroeder na gusto niya na mas malaking salary. Nag-struggle naman si Schroeder ngayong playoffs pero malaking parte naman siya during regular season at nangangailangan ang Lakers ng isang point guard. Mas mainam pa rin na papirmahin siya ng Lakers for possible sign and trade mga amigo o manatili talaga siya sa roster ng Lakers. Alex Caruso. Hawak ng Lakers ang bird rights para dito kay Alex Caruso, ngunit free agent na nga ito mga amigo at pwedeng maghanap ng bigger role at syempre mataas sa salary. At ngayon pa lang ay marami na ang nagkaka-interest na kunin itong si Alex Caruso, isa na dyan ang Cleveland Cavaliers. Napatunayan ni Alex Caruso na isa siya sa pinakamalagang player off the bench at kapag sakaling makabalik si Schroeder at KCP sa lineup ay mahihirapan talaga maisingit siya sa starting lineup. Si Caruso ay isang solid na defender at 3-point shooter mga amigo, kumbaga 3-and-D siya at karamihan sa kanyang activity on the court ay hindi makikita sa stats lalo na ang kanyang hustle play. Ang magiging problema ng Lakers ay kapag na-outbid sila ng ibang team para makuha itong si Caruso. Pero ang pinaka-smart moves na talagang pwedeng gawin ng Lakers ay bigyan siya ng magandang offer para manatili sa Lakers at pakawalan ang isa kina KCP or Kyle Kuzma. Wesley Matthews. Si Wesley Matthews ay pumirma ng 1-year contract sa Lakers last season. Ngunit hindi nga ito nagkaroon ng malaking impact sa Lakers
shooting just 35.5% from the field at 4.8 points per game. Pero tinawalaan siya ni Coach Frank Vogel during playoffs. Pwede siyang pabalikin ng Lakers for veteran minimum. Ngunit makakaapekto siya sa minutong pwedeng ibigay kay Alex Caruso at THT. Kaya ang pinakamainam daw na gawin ng Lakers ay hayaan na lamang si Matthews na umalis ngayong offseason. Talent Horton Tucker. Si Talent Horton Tucker ay nagpapakita ng malaking potensyal para dito sa koponan ng Los Angeles Lakers. Ngayon, siya ay restricted free agent ta. May karapatan ang Lakers na pantayan ang anuman i-offer ng ibang team kay THT at kung sakali na hindi nila ito mapantayan, ay pwedeng mabala sa kanila si THT. Si THT ay mayroong 28.2% from 3-point area. Sobrang baba niyan mga amigo at pwede pa naman yan ma-improve dahil napakabata pa nga ni THT. 20 years old pa lamang mga amigo at pwede pang maging malaking parte ng Los Angeles Lakers in the future. Kaya dapat na talagang i-trade ng Lakers si Kuzma o kaya si KCP para magkaroon ng playing time si THT at hindi umalis sa Lakers. Ben McLemore. Si Ben McLemore ay nagpapakita na kaya niyang pumutok sa 3-point area. Ngunit hindi nga ito naging consistent para dito sa Lakers at lalo na ngayong playoffs. Dahil naka-score lamang siya ng 6 points, hindi rin siya pinagkatiwalaan ni Coach Frank Vogel at mas ginamit pa nga itong si Wesley Matthews. Kaya kung may aalisin daw ay pwedeng itong si Ben McLemore dahil crowded na nga ang guard position para dito sa Lakers. Markieff Morris. Ang role ni Morris sa Lakers ay hindi naging consistent. Kumbaga, nag-fluctuate ito. Minsan maglalaro, minsan hindi. Ngunit kung ititrade nga ng Lakers si Kyle Kuzma ay pwede naman makabalik itong si Morris sa isang veteran minimum lamang mga amigo. At kapag nag-demand siya ng mas mataas o mas magandang role sa Lakers, ay papakawalan siya ng Lakers mga amigo. Andre Drummond. Si Andre Drummond ay nakuha ng Lakers sa buyout market at walang bird rights sa kanya ang Lakers at hindi rin daw nakikita na tatanggapin ni Drummond ang mas maliit na offer this offseason. Ngunit during trade deadline ay walang nag-offer para dito kay Drummond at sa oras na ngayong offseason na wala pa rin mag-offer na mas maganda kay Drummond ay pwedeng mapipilitan siya ang manatili dito sa koponan ng Los Angeles Lakers. Ang biggest concern lang dito kay Drummond ay pinaupo siya ni Coach Frank Vogel during Game 6 ng playoffs at mas effective nga ang Lakers kapag si Anthony Davis ay naglalaro bilang isang sentro dahil kapag kasama nga si Drummond, nagiging crowded ang driving lane para dito kay AD at LeBron. So kapag tinanggap ang maliit na kontrata ay pwedeng makabalik. Ngunit kapag naghanap naman siya ng malaking offer ay mawawala din si Drummond sa Lakers next season. Panghuli, si GOAT Jared Dudley. Si Jared Dudley ay nanatili sa Lakers bilang isang locker room energizer at nagpapalakas ng loob ng mga ka-teammate. Siya ang pang-15 spot sa roster ng Lakers at hindi naman nag-aambag ng malaki sa loob ng court dahil minsan lang siyang may pasok, kumbaga garbage time lang mga amigo. Kapag may available spot pa, ay pwede makabalik siya sa Lakers at kapag wala na, ay malamang sa malamang ay bibitawan na siya ng Los Angeles Lakers. Sa opinion ko lamang mga amigo, nasira ang chemistry ng Lakers dahil sa injury at paiba-iba ng rotation na ginagamit ni Coach Frank Vogel. Hanggang sa dumating ang playoffs na walang naging magandang chemistry. Opinion ko lamang yun mga amigo. So tingnan natin kung paano i-construct ni Rob Pelinka ang Lakers team ngayong offseason. Yan lamang ang ating NBA updates. Hanggang sa muli, God bless.